Magandang araw ulit sa ating mga kaibigan, mga panalig, katoto, kakampi, katsuparan. Nandito po muli ang inyong abang lingkod, si Mang Escolbulario. Nagsasabi ng bumabati ng isang magandang araw sa inyong lahat. Bigyan din po natin ng mga messages na natatanggap natin mula sa Facebook, sa Twitter at sa text messages. Okay. Sa mga gusto pong magpadala ng mga topic na gusto mong talakayin, tingnan po ninyo yung mga information sa baba, sa description. Makikita po ninyo doon yung mga link o yung mga accounts na kung saan kayo magsesend ng topic. Yan. Pwede po kayo magsend ng private message sa Facebook kay Adobong Tikbalang o kaya sa Twitter @ Mukhang Tikbalang, sa Telegram kay Kapreng Bansot. Yan. Yung mga link po nasa description. Ba, katinang ilong ko. Ayan. Joke. Bigyang daan natin ng text message mula kay kaibigang Roda. Humihiling po siya. Sabi niya, ang kanyang lolo raw ang nagsabi na ang mga matatanda raw ay mahilig sa tula. Ah, totoo yun. Sangayon ako dyan. Kasi hindi uso noon, nung kapanahonan namin, hindi uso mga rap-rap na yan. Actually, yung rap na yan, hindi yan music. It is a poem. No? Tula. Maalala ko ulit. Speaking of poems, ano ba talaga ang dapat na bigkas ng sa English ng tula? May nagsasabi, poem. Wow. Poem. May narinig din ang teacher kasi nagsabi na, sabi niya, ang bigkas talaga dyan is poem. Pero ang pagkakalam ko, turo sa amin nung elementary kami is poem. Diba? May nagsabi rin, sabi rin ng isang teacher, it's poem. Oh. So whatever, kahit na anong bigkas dyan, iisa rin naman ang spelling. So, ganito. Naalala ko naman, paano yung, kung yung, ang kung ang tamang bigkas, assuming na, or, ipagpalagay natin, hirap mag-English eh. Ipagpalagay natin na ang bigkas ng tula sa English ay poem. Eh yung manunulat na sumulat ng tula. Sabi nung isang teacher, o karaniwan ng mga teacher, sabi nila, poet. Oo, di ba ang ganda. Kaya sabi ko naman, di ba ma'am, kako sa kanya, sumusulat ka ng tula? Yes, sabi niya, oo. I authored so many poem. Yan, dami raw niyang ginawang tula. So sabi ko, hindi ako nagtataka ma'am. Bakit ba? Sabi niya, bakit? Sabi ko, because you look like a poet. Oh yes, sabi niya, oh. Yes ma'am, you really look like a poet. Yan, it's too late nung ma-realize niya na pinagluloloko ko na lang siya. Although medyo halatang medyo asar siya, kaya lang tumawa na lang. Kasi awkward naman, di ba? Parang napaka-unprofessional naman niya kung papatulan niya sinabi yung you look like a poet. Di ba? Ngayon mga kaibigan, si kaibigang Roda ay humihiling na bigyan daw natin ng isang magandang tula. Wow! I like that! Gusto ko yan! Well, meron akong isang hinandang tula rito. Ayon na rin, alinsunod na rin sa kahilingan ni kaibigang Roda. Hindi ko matandaan yung sino yung author nito. Actually, matagal na to, kabataan ko, kapanahonan ko pa nung naririnig ko tulang to. So, bumabalik sa aking isipan. Sa aking balintataw ay unti-unting
nagbabalik. Yan. So, ang title or ang pamagat nito ay Aking Buhay. Yan. Sabi rito, O aking nilalangit, nilalangaw pati puwit, kung sa ganda... Mali. Ulit. Cut. Again. Aking Buhay. O aking nilalangit, nilalangaw pati puwit, kung sa ganda mo ako'y samba, sa utot mo ako'y tumba. Kung sa langit ikay tala, sa lupa ikaw ay tekla, buhok mong paalon-alon, kuto mo'y patalon-talon. Mata mong marikit, muta mo'y... Ulit. Ulitin natin. Seryoso. Aking Buhay. O aking nilalangit, nilalangaw pati puwit. Kung sa ganda mo ako'y samba, sa utot mo ako'y tumba. Kung sa langit ikaw ay tala, sa lupa ikaw ay tekla. Buhok mong paalon-alon, kuto mo'y patalon-talon. Mukha mong marikit, muta mo'y dikit-dikit. Ilong mong matangos, sipon mong umaagos. Ngipin mo'y pantay-pantay, hininga mo'y amoy patay. Paano na ang buhay kung sa'yo lang mamatay? Wow. I'm very sorry mga kaibigan. Hindi ko mapigilang di matawa eh. Kasi it is a classic joke. Classic siya. Matagal na siya. Actually, kung sa mga gamit sana, matatawag natin itong retro. Yeah. Antigo. Antique. Pero, ewan ko ba, mababaw lang siguro ang aking kaligayan. Kaya hanggang ngayon, natatawa pa rin ako. Kapag naalala ko, natatawa talaga. So, mga kaibigan na yan. Ang title po nun ay Aking Buhay. Nakalimutan ko po kung sino na yung original na original na author. Kasi minsan nagtatanong ako kung sinong author nun dun sa teacher. Kasi sa kanya ko rin narinig yun eh. Yung teacher namin, loko-loko yun eh. Alain mo, nung magtanong ako sa kanya kung ano ang title nun, kung sino ang author nun, labi niya, sasagutin daw niya yung tanong ko kung masasagot ko yung yung hihilingin niya. May bibigay ko yung kanyang hiling. Yan. So, sabi ko, sige po ma'am. Alam niyo naman ako, kapo, maluwang ang aking kaisipan kasi wide reader ako at lahat ng nababasa ko, para bang hard drive na pag nabasa ko minsan yan, hindi ko tanda yung eksaktong pagkakasulat. Pero pag time na kailangan ko yung information na yun, bigla akong naaalala kung ano yun. Yan. Ganun yun. So, tinanggap ko yung hamon niya. Sabi ko, sige ma'am, ano yung gusto mo? Sasagutin ko para maibigay mo lang sa akin yung author nun. Sabi niya, anong kulay ang magsisimula sa letter M? Sabi ko, maroon po. O, di ba? Maroon. Kaya, ano pa? Sabi ko, o nga no, maroon lang. Tapos bigla, parang nagkaroon ng ilaw sa tuktok ng ulo ko dito. Ting! Ting! Parang ilaw na gano'n, nagka-ilaw eh. Sabi ko, mamula-mulang... mamula-mulang kamatis. Malarosas. Malaube. Maladalandan. Hindi nga sumagot yung teacher ko. Sabi niya, Melly good.
Ay, nako, mushet. Pero ang totoo, hindi ko talaga maalala. Sino bang author na? Iba yung author na naalala ko eh. Pero, so, napapansin ko kasi mga kaibigan, ngayong panahon na to, nawala na yung karaniwan sa tradisyon natin. Di ba nung kabataan namin, nung kapanahonan namin, uso pa noon yung tinatawag na balagtasan. Yan. Dati, bida ako sa balagtasan. Isa ako sa mga nangunguna sa mga balagtasan. Nun, sa Ilocano, kung tawagin namin yun sa Ilocano, dun sa parteng norte, kasi dun ako pinanganak sa Quirino Province, sa parteng norte yun, Region 2, Cagayan Valley Region. Na kung tawagin namin yun, Bukanegan. Yan. Balagtasan yun. Yung bang sagutan ng pangatwiran sa ibang salita sa Tagalog, debate. Yan. Pero yung balagtasan kasi, walang mananalo doon. Parang paliwanagan lang, walang initan ng ulo. Mapapaliwanagan sila sa paraan ng pagtula. Yan. Yan yung mga tradisyon natin noon na nawawala na ngayon. So, tamang-tama rin naman yung kahilingan ni ating kaibigang Roda na yung tungkol sa tula, pinapaalala lang niya yung tradisyon natin. Since okay naman na nasagot na ay ibigay na natin yung kagustuhan ni kapatid na Roda, so puputuloy na po muna natin dito at mag-upload ulit. Gagawa ulit ako ng panibagong kwan. Kasi ang kwan po natin ngayon, isang message o isang tao, isang request, isang video. Yan. So, yan. Napagbigyan na natin siya. So, kakat muna natin to at gagawa tayo ng panibago para bigyan daan naman yung ibang mga message. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, click po ninyo yung subscribe sa baba ng video. Then, pakiclick na rin yung bell button. Okay? Para nang sa ganun po, kumbaga, dumami po yung subscriber natin at yun, dumami subscriber. Yun lang. Okay, hanggang sa muli mga kaibigan, abangan din po ninyo yung susunod na video para dito. Kasunod na, ano ba yan? Kasunod na video nito. Okay po mga kaibigan, hanggang dito na lang. And magandang araw po sa inyong lahat.